lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para protektahan ang mga OFW laban sa tanim bala scheme sa Ninoy Aquino International Airport. Layon din daw ng kasunduan na maibalik ang tiwala ng mga pasahero sa mga airport personnel. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Nagkasundo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na lumagda sa isang Memorandum of Understanding para protektahan ang mga pasahero, partikular na mga OFW, laban sa tanim bala scheme sa NAIA. Kabilang sa mga lumagda sa kasunduan ang Department of Labor and Employment, Manila International Airport Authority, Office for Transportation Security, Philippine National Police, at iba pang concerned agencies. To ensure na yung mga pasahero natin, maging turista, mamamayan natin at OFW, ay kumbinyente at ligtas ang kanilang pagbabiyahe nang hindi tayo lumalabag sa mga batas at ganun din hindi naman nako-compromise ang ating national security. Nakapaloob sa MOU ang papel ng bawat ahensya sa pag-asiste sa mga pasahero, partikular na sa mga OFW, na mauhulihan ang mga ipinagbabawal na bagay sa airport. Kung may OFW na mahulihan ng bala sa NAIA, tungkulin ang OTS na agad itong ipaalam sa POEA upang agad silang makapagpadala ng kanilang kinatawan. Ang POEA at OWA naman ang nakatakdang mag-provide ng mga dokumento at impormasyon ukol sa OFW. It will harmonize and coordinate all the delivery of services under our mandate in security in the area of security screening to protect the person and rights of departing passengers, especially our overseas Filipino workers. Bukod sa pagtulong sa mga OFW, target din ng kasunduan ito na maibalik ang tiwala ng lahat ng pasahero sa mga airport personnel. And the idea po at the end of the day is, hindi lang po masecure itong ating mga workers, kundi wala pong graft and corruption sa proseso, wala pong graft and corruption sa sistema. Buhat ng pumutok ang isyo ng tanimbala, ilang airport personnel na ang sinibak sa serbisyo dahil sa aligasyon ng pangingikil sa mga pasahero na nauhulihan ng bala. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I'm One with 25.